So ngayon po, ihanda na po natin ating mga sarili sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Na-miss po natin ang ating mahal na Bishop, kaya marapat lamang po ibigay natin ang ating 100% attention dahil alam ko mabibless beyond measure tayo dito po sa message na ito na ibibigay ng ating mahal na mahal, Bishop Fernando de Vega. Okay, thank you so much. Medyo ang lakas ng impact ng Oliver family sa akin. Siguro ko iba po yung naka-experience ng na-experience si preacher Henry, napaka-bitter na sa buhay. Pero even their song, talagang damang-daman yun. Hindi ko alam, tumulo yung luha ko. Gusto ko yakapin itong buong pamilyang ito because of their, you know, dedication, commitment, yung lalim ng pag-ibig nila sa Diyos. Preacher Henry, blessing kayo. Sobrang laking encouragement kayo sa life ko. Lakas ng impact nung kanilang buhay. Blessed beyond measure. Yung iba po, biniblame na yung Diyos kapag ka nakaranas ng... Kaya sa mga may problema sa inyo, ano ba yung problema ng walang solusyon? Siya po physically, ang dami niyang gustong gawin, ang dami niyang ginagawa sa Panginoon, tapos nakaranas po siya sa isang iglap. Parang, Lord, nagpapagamit ako sa iyo eh. Diba? Sometimes ganun po yung way of thinking ng marami. But I really praise God for them. Kanina pa kumakanta sila, gusto ko tumayo, gusto ko yakapin sila sapagkat sobrang pinalakas ako ng Panginoon through them. Nakaka-bless po sila. Saya-saya nung umpisa ko eh, pinayak niyo ako. Okay, so Numbers chapter 14 please. If you can still remember, the last time na na-preach ko po yung patungkol sa spirit of Caleb. So this time, gusto ko mag-focus doon sa bayan, sa mismong kabuuan po ng bayan ng Panginoon. And this morning, ready na po ba kayo? Sa mga nasa online, pasensya na po kayo, no? So, ano po ito? Tama si PNG, ha? Tears of Joy po ito. And at the same time, talagang... sobrang encouragement yung naluluha po ako sapagkat kung ikaw ang pastor at magkakaroon ka ng member na katulad ng Oliver family, talagang walang reason para magbigay ka ng attention sa mga negatibong bagay because andyan po yung encouragement na inilalagay ng Diyos sa aking harapan. Sister Noemi, napakalaking blessing nyo. At nararamdaman ko itong dalawang batang ito, alam ko kung saan direksyon sila patutungo. Kaya yung sinimulan mo, sila mismo ang magpapatuloy, ha? Kaya pag-pray po natin ang Oliver family. And of course, nasa treatment si Preacher Henry. Pagka ano po, may mga pagkakataon po na pinaalala sila ng Panginoon sa inyo, preacher po natin ito, musician po natin ito. And I know the feeling. Alam ko po yung nararamdaman niya habang may tumutugtog. Alam ko po yung nararamdaman niya habang may nagpipreach. Alam ko po yung nararamdaman niya na hindi niya nagagawa basta-basta yung dating ginagawa niya. Pero ang masasabi ko, Preacher Henry, kung ano yung pinapayagan ng Diyos na magawa mo, gawin mo sa Panginoon. At naniniwala ako na ikaw ay magiging useful at talagang effective sapagkat yun ang impact ninyo sa aking buhay. Sensya na kayo, na-overwhelm po ako sa kanila, ho? Numbers chapter 14, and I would like to share with you this morning the message of the Lord I entitled, Keys to Claim, to Conquer and Claim the Promised Land. Keys to Conquer and Claim the Promised Land. Yung mga susi, ha, sa pag-conquer at pag-claim po natin ng Promised Land. And for better understanding, let me, okay, tell you that the Promised Land, ito po ay clear picture ng blessing. Maturity, bounty. Ano ho? Yan po ang inilalarawan po ng Promised Land sa buhay ng mga Kristiyano. Okay, kung nakita na po natin, Numbers chapter 14, beginning verse number 1. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God had died in this wilderness? And wherefore hath the Lord brought us unto this land, to fall by the sword,
that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return to Egypt? And they said one to another, let us make a captain and let us return into Egypt. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. Verse number 9. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us, fear them not. But all the congregation bade stone them with stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. And the Lord said unto Moses, how long will this people provoke me? And how long will it be ere they believe me for all the signs which I have showed among them? I will smite them with a pestilence and disinherit them, and will make of thee a greater nation and mightier than they. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kagalakan po ng aming puso na ikaw ay papurihan. Salamat po sa napaka halagang oportunidad na ibinibigay mo sa amin to worship you in spirit and in truth, O God. Salamat sapagkat napakasarap awitin ng aming mga puso ang kadakilaan mo, aming Ama. Salamat sa lahat ng pagpapala na nai-enjoy po namin sa buhay nito. Thank you, Heavenly Father, even for the presence of our visitors this morning. Alam ko po na masaya ang Barbado family na sila po'y nakapag-invite ng mahal po nila sa buhay. I pray, O Father, that this morning, as they listen to your word, may you encourage them, O God. Kung meron pong mga kasama po kami na hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, O aming Ama, ang banal na Espiritu po ay makapangyarihang gumawa sa kanilang mga puso upang sila po ay lumapit sa iyo. At sa bawat mga mananampalataya, palakasin mo kaming muli, dakilang Diyos. Ikaw po ang magpadala ng revival sa church na ito. Sa iyo po ako nagtitiwalang lubos. Puspusin mo po ako ng banal mong Espiritu. Use me, O God, mightily for the preaching of thy word as I preach your word. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you and honor you, O God. Lahat ng ito, panalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Pasalamatan ko muna po kayo sa prayer po ninyo sa almost 1 week na kami po'y bumiyahe para po sa Revival and Missions Conference po sa Panabo, Bible Baptist Church of Panabo sa Davao. At pinakukumusta po kayo nila Pastor Larry, nila Ma'am Glenda, maging nung mga kasamahan po nila nung time na sila po'y nandirito. And I can say, naging matagumpay po yung conference. And one of the undeniable reasons, my prayer warriors. Amen? Amen. So thank you so much sa lahat po nung walang sawang nagpe-pray sa inyong pastor. Thank you for loving me and understanding me sa klase po ng trabaho na ipinagkaloob po ng Panginoon sa akin. And I can say, na talagang makabuluhan po, malaking-malaking bagay po talaga ang prayer po ninyo para po sa inyong lingkod. Kaya blessing na blessing po. At alam nyo po, sa tindi ng kanila pong expression ng pasasalamat, ng kanilang joy na kami po ay pumunta roon, alam nyo, nagkasapa po sila ng isang lugar. At yung lugar na ito, sa totoo lang po, siguro sa sarili ko, sa pamilya ko, hindi namin basta gagawin at basta-basta magagawa. So kami po ay na-book po nila, na-treat po nila kami after the conference ng overnight sa Dusitani Resort. Ano po? Napakagandang lugar, mga kapatid. So kaya ko po sinasabi sa inyo to, hindi para inggiting kayo. Okay? Sinasabi ko po sa inyo to para sabihin ko, i-point out ko po sa inyo
na imagine po yung appreciation ko doon po sa even my wife and my family, at kasama na po sila Doc Emerson, okay, Doc Joey Zauco. So kasama na po sila. So yung pong enjoyment namin doon sa place, because undeniably the place is so really beautiful, ano ho? Napakaganda po. So in-imagine ko po, yun po na-appreciate natin. How about the promised land? Diba? How about the promised land? Mga kapatid, nung inilalarawan po ng Bible yung promised land, maging sa report ng dalawang positibong espiya, kasi yung sampo, mga negatibo eh. Nung inilalarawan po yung promised land, mga kapatid, sa madalas na pagkakataong sinasabi ko sa inyo, that land is the place of bounty, beauty, and blessing. Kung ang pag-uusapan ganda, napakagandang lupain. Kung ang pag-uusapan kasaganaan, napakasaganang lupain. Kung ang pag-uusapan pagpapala, pinagpalang lupain. And you know what? Yung promised land na yon, dinesign ng Diyos para sa kanyang bayan. Na sa panahon natin, gusto kong ipaliwanag sa inyo na sa kontekstong Kristiyano, mga kapatid, sa ating pong presenting panahon, ang pinaka-idea po, yung sinabi po ng John chapter 10 and verse number 10, na ang ating Panginoon, ang kanyang ibinigay sa atin, ang kanyang kalooban sa atin, ay ang magkaroon ng buhay at ng kasiyahan nito. Amen? One thing na maging Kristiyano ka. But it's another story, it is another thing na nag-i-enjoy ka sa pagiging Kristiyano. Because nowadays, makakakita po tayo ng mga professing Christian, pero burden na po para sa kanila ang buhay. So kaya ang tama, ang bagay, ang nararapat, kung Kristiyano tayo, dapat nag-i-enjoy tayo. Kaya nga mga kapatid, ang aking pong gustong i-point out sa disenyo ng Panginoon, they should enter. Kailangan makapasok sila doon sa promised land. They should experience. Kailangan ma-experience nila ang promised land. And they should enjoy the promised land. Right. Diba? So God's will for them is to enter there, to experience that land, and to enjoy that land. Kung ikaw ay Kristiyano na hindi ka masaya, there is something wrong in you. Sapagkat walang pinakamasayang buhay, kundi yung kalagayan na ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay Kristiyano. Amen? Kasi ang buhay mo, pag wala sa Panginoon, kahit nasa iyo ang lahat, wala ka pa rin. Pero kapag ka ikaw ay Kristiyano, pag ang Panginoon ay nasa sa iyo, wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang kailangan pa, sapagkat nasa Kanya ang lahat. It is just that, may disenyo ang Panginoon for us to really enjoy His blessing in our lives. Kaya alamin natin, ano yung susi? Diba? Yung susi para i-enjoy natin yung blessing. Yung susi para mag-conquer at mag-claim natin yung promised land. Nandiyan ang blessing, pero ang kalooban ng Panginoon, atin pong i-claim ang blessing. So ano po yung mga kinakailangan? So ang storya na binasa po natin ay ang sa naging resulta po ng survey or ng pag-iispiya nung piniling 12 doon sa lupang pangako. At itong kwentong ito ay alam na ng marami. Na nung sila po'y bumalik, mga minamahal, meron pong magkabila o magkaibang report. Negatibo at positibo. So yung 10, negatibo ang dinalang ulat patungkol sa promised land. And you know, ito yung iniisip ko. Hindi ba yung land na yon, as I preach to you, tungkol dito sa promised land, hindi ba prepared by God yan? Diyos ang naghanda niyan? Hindi ba preferred by God? Hindi ba Diyos ang may kalooban para sa kanila na i-enjoy yung promised land? Kaya for me, ito po yung perfect land for them. Pero sa report nung 10 spies, indirectly, parang ang gusto nilang sabihin, ipapahamak tayo ng Diyos doon. Makinig kayo mabuti. Hindi ba? May mga pagkakataong ganyan sa buhay po natin.
na hindi man natin directly sinasabi, pero kapag ka tayo po sa kabila ng dinisenyo ng Panginoon, yung promised land, pero ang nakikita mo, yung mga negatibong bagay, hindi ba parang sinasabi mo, mali ang Diyos, hindi maganda ang gusto ng Diyos para sa atin? Mabuti, dapat definido tayo doon. Na yung promised land, ang ganda-ganda ng disenyo ng Panginoon. Na yung promised land, kapakanan natin ang iniisip ng Panginoon. But sometimes, mga kapatid, like the spirit and the attitude of the 10 spies, parang ang gusto nating palabasin sa direksyon ng Panginoon sa atin, kaya hindi tayo makatuloy. Kasi ang tinatakbo ng isip natin, mamamatay tayo doon, mga higante ang tao doon, mapapahamak tayo doon. Ha? Mas maganda pang mamatay tayo dito. Di ba? Sometimes, ganun yung way of thinking ng marami. And it is not healthy. It is not right. Dahil ba nasa sitwasyon tayo na nakikita natin, nahaharap tayo sa laban? Mga kapatid, niliwanag naman ng Biblia sa atin na pagpunta sa Promised Land, hindi naman ang ibig sabihin nun, smooth sailing talaga. Hindi naman ang ibig sabihin nun, walang obstacles. Hindi naman sinasabi roon na wala kang madadaanan along the way. In fact, mga kapatid, yung sinabi ng 10 spies, I believe, totoo po yun. Totoo, malalaki yung tao na nanduroon. Totoo po, mga kapatid, na medyo may bigat din ang laban. Pero, hindi mali ang Diyos. Preach. Pag nakakaranas tayo ng ganun sa buhay, ang pagramdam natin. Diba? Ganito ba ang gusto ng Panginoon sa atin? Niligtas ba niya tayo para makaranas tayo ng ganito? Para bang nung hindi tayo ligtas, hindi tayo nakakaranas ng mabibigat na bagay? Good point. Hindi ba para sa akin worst? Worst ito eh. Worst na Kristiyano ka na, ang tinatakbo pa ng isip mo, buti pa nung hindi ako Kristiyano. Buti pa nung wala ako sa church. Buti pa nung hindi ako nagba-Bible. Hindi ba worse yun? Hindi ba malalang problema yan? Pagka ganun na ang takbo ng isip mo, na parang pinagsisisihan mo pa na ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay nasa Diyos at ikaw ay sumusunod sa Diyos, kung nasa ganun kang kalagayan, napakalala ng kalagayan na yan. Eh sabi pa nga nila eh, let us make a captain that will lead us to return into Egypt. Humanap pa ng leader eh. Humanap pa ng pupwedeng mauna sa kanila, yung maglilid sa kanila, pabalik. Mga batid, sana ang hinanap nila yung mangunguna sa kanila o sinunod nila yung mangunguna sa kanila patungo doon sa direksyon ng Panginoon. Nice. Eh hindi po eh. And you know, this is very true sa buhay po natin. Na may mga pagkakataon po na po pwedeng ang makakasama mo ililid ka pabalik sa Egypt. Yung bang gusto mong balikan yung mga dating, iniwanan mo na. Mga makakasama mo na ibabalik ka sa dating mong bisyo, na ibabalik ka sa dating maling buhay, na ibabalik ka sa maling lakad, nakakalad ka rin ka sa mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Kung ikaw ay magbibigay pansin sa kagustuhan ng Diyos, ang samahan mo yung mga tao na igaguide, ililid at aalalayan ka sa promise lang. So pag-aralan natin yung keys. Yung mga susi, mga kapatid. You know what? Compliance, not complaint. Yeah. Naniniwala ako ng isa sa pinakamatinding susi para ma-enjoy natin ang blessing. Pagsunod, mga kapatid. Just comply sa kung ano yung sinabi ng Panginoon, kung ano yung kalooban ng Panginoon, kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. Huwag kang malikot, huwag kang papalag, huwag kang lilihis. Sunod ka lang. Ano man ang nakikita mo, sumunod ka lang. Sapagkat ang Kristiyano, hindi by sight, by faith tayo. Sinabi ng Diyos yun eh. I-fix mo na sa mind mo, i-fix mo na sa heart mo, na maganda to, ito ang mabuti sa akin, ito ang para sa kapakanan ko, kasi hindi ako dadali ng Diyos sa ikapapahamak ko. Ang gusto ng Diyos, ma-enjoy ko pamilya ko. Ang gusto ng Diyos, ma-enjoy ko ang buhay ko. Ang gusto ng Diyos, ma-enjoy ko ang pagka-Kristiyano ko. Amen? So kailangan po natin compliance, not complaint. That's right. Ano pong ginawa ng mga kasama nila? Reklamo dito, reklamo doon. Moses, yan ang nga ba sinasabi namin sa iyo eh.
Di ba? Ang dali-daling manisi. Ang dali-daling magreklamo. Pero alam nyo ba na ang mga nagre-reklamo nagpapakita ng hindi magandang example sa marami? Yes. In the first place, it is not Moses. Di ba? Sa totoo lang, hindi naman si Moses yun eh. God-given direction yan eh. God's will ang pinag-uusapan natin eh. Promised land of God for them. Hindi po ba? So kaya, sa mga kaibigan po natin, gusto kong sabihin sa inyo na yes, ang pinakapangunahin na napakahalaga na maranasan natin bilang tao ay ang matiyak natin ang kaligtasan, yung magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Pero ang gusto ko po maging blessing at encouragement sa inyo, Kristiyano, pakinggan yung mabuti ito. Hindi gusto ng Diyos na ligtas ka lang. Ang gusto ng Diyos, gabayan ka. Ang gusto ng Diyos, pagpalain ka. Ang gusto ng Diyos, maging masaya ang buhay mo sa Kanya. Amen? Kaya kinasa ng Diyos yung land na yon. Diba? Yung land na yon. Tandaan mo, Preacher Henry, hindi dahilan yung nangyari sa'yo para hindi ka na tumuloy ng lakbay patungo sa promised land. Nakita nyo naman ang ginawa ng Diyos sa pamilya nyo at ginagawa ng Diyos sa pamilya nyo. Kaya nga, kumbaga mga kapatid, yung presence nila sa pulpit, sabi ko, napakagandang gawing ehemplo ito. Sapagkat yung iba, na-open lang, nawala na. Yung iba, nagkaroon lang ng mga unfavorable situation sa buhay. Mga tila hindi gusto ng ating pong mga kalooban, yung nararanasan natin, ginagamit na nating dahilan para hindi ganapin at hindi sundin ang kalooban ng Panginoon at mabuhay tayo sa complain dito, complain doon. Reklamo dito, reklamo doon. Come on. Preach on. Diba? Ano na itutulong ng reklamo? Di ba bumibigat lang ang loob mo? Pagka ang puso mo puno ng mga reklamo, di ba nagiging bitter ka lang sa buhay? So para sa akin, obedience. Compliance. Diba? Compliance. Lahat ng nakita nating sumunod sa Panginoon, hindi po nag-end ng malungkot ang kanilang buhay. Kasi alam nyo naman yung design ng Panginoon eh. Ang sabi niya sa bayan niya, "Behold, I have set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God, which He commanded you this day. And a curse if you not obey." So, if you will not obey the Lord, of course, there is curse. Diba? So, ang curse, bunga ng pagsuway. At ang kabalikta rin to, blessing, kapag kasumunod. Diba? So, may mga pagkakataon. Kaya itong mga batang ito, pag tinawag ng Panginoon ito, ang susi para talaga sila pagpalain, sumunod sa tawag ng Panginoon. Eh, mahirap po eh. Mahirap magpastor. Mas mahirap na tinatawag ka, hindi ka susunod. Lulokohin ko ba sarili ko? Alam niyo kung ba't kami napaayos? Alam niyo kung bakit masasabi nating maganda po at masaya ang buhay namin bilang Kristiyano? Sumunod eh. Eh, kung nagmalaki tayo, kung iniisip natin sa sarili natin, po, pagka ako sumunod dyan, hindi ko magagawa yung, di ba? Kasi may mga ganong pagkakataon po. Na yung mentality natin, tinatawag ka ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, maglingkod ka sa Kanya, kaya lang ang iniisip mo na, bah, pagka nag-full time ako, pag nag-worker ako, edo hindi ko na pwede gawin to, hindi ko na pwede, kahit di ka mag-full time, pagka Kristiyano ka, meron kang mga bagay na hindi dapat ginagawa. Bakit mo ipo-point out yun sa idea na pagka-worker lang? Diba? Hindi naman po yung mga worker at pastor lang ang hindi po pwedeng maglasing. Hindi naman po pwede na yung pastor at full-time worker lang ang hindi pwedeng manigarilyo. Unfair naman yun. Bakit? Pastor, gusto mo bang manigarilyo? Hindi. Ang sinasabi ko lang, pagka ikaw ay Kristiyano, maraming bagay sa buhay, katulad ng mga dati nating ginagawa, na dapat hindi na natin ginagawa. Psst. Sunod lang. Sunod lang. Eh, nakakatakot eh. Psst. Sunod lang. Mas matakot ka pag hindi ka sumunod.
Eh, ang problema kay Satan, padadamahin ka eh. Palalabasin niya, masaya pagka, di ba? Masaya yung nagagawa mo, gusto mong gawin. Masaya to na talagang, di ba? Nagagawa mo yung mga bagay na pagka kasi sa church, ang daming bawal, ang daming bawal. Ang masaya yung ganito, yung nagagawa mo yung lahat ng gusto mong gawin. Padadamahin ka ni Satan. Ako, bibigyan ka niya ng temporary enjoyment. Di ba? Kumbaga, enjoy today, pero suffer someday. Kaya mga bata natin, magandang ngayon pa lang, itatak nyo na sa isip nyo, anak, ang i-conquer mo ha, ang i-claim mo ha, yung blessing, yung promised land ng Diyos sa'yo. Church, ganun ang ginagawa natin dito. Kino-conquer at kine-claim natin yung blessing ng Panginoon. And I can say, talagang ang Diyos, mapagpalang Diyos. Ikalawa, di ba? Courage, not cowardice. Right. Number one, compliance, not complaint. Number two, courage, not cowardice. Katapangan, tatag, tibay ng loob. Sa usapan ng Kristyanismo, ikaw ang dapat kakitaan ng tapang at lakas ng loob. Hindi yung ikaw ang Kristiyano, ikaw ang laging naririnig, mukhang di ko na kaya. Mukhang hanggang dito na lang ako. Talagang ayoko na, suko na ako. Di ba? Hindi bagay yun. Why? For God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Ibugbog na ako eh. Sabi nga ni Pablo eh, cast down, but not destroyed. Diba? Knock down, but never knock out. Yun ang sabi ni Paul. We are troubled on every side. O sige na, magdrama ka na sa buhay mo. Ang dami mo talagang problema. Na kung makikipag-compete ka sa mga members ng church na ito, para bang ikaw ang pinakamatindi, dahil ikaw ang pinakamaraming problema. Ang tanong ko ngayon, dahilan na yon para sumuko. Ang tindi naman ng tingin ng Diyos sa'yo. Ikaw ang may pinakamaraming problema. Ang ibig sabihin, ikaw ang merong pinakamatinding biyaya ng Diyos. Dahil ang sabi ng Bible, sa bawat problema na ibibigay ng Diyos sa'yo. Diba? Level eh. Level. Diba? Naniniwala ba kayo na ang Diyos, matuwid na Diyos? Naniniwala ba kayo na siya'y matuwid na ama? Mm. Meron ba kayo nakitang ama na matino na pinahihirapan yung anak? Pinatatrabaho ng alam niyang hindi kaya ng anak. E di ba kapag ang magulang natin, pinag-usapan, tinetrain tayo, gustong lumakas tayo, gustong masanay tayo, pero hindi po ito yung papasanan tayo ng higit sa kaya natin. Ang tawag doon, kalupitan. Ang tanong, malupit ba ang Diyos? O ikaw ngayon, sa dami ng problema mo, yun ba ang gusto mong sabihin? Ang lupit naman ng Diyos. Hindi mo naman sasabihin yun eh. O kita mo si Toy eh. Alam niya, hindi po. Mga kapatid, napaka-just ng Panginoon. Diba? Alam niya kasi. Kasi pag hindi niya tayo hinayaan na makaranas ng ganun, hindi po titibay ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang kailangan po natin, courage at hindi karuwagan. Okay? Be of good cheer. Be of a good courage. Mga kapatid, mga minamahal, malinaw po ito na ang Panginoong Jesus, sinasabi niya sa atin, oo, sa mundong ito, maraming tribulations. Ang gusto ko pong i-point out, kung babalik natin sa konteksto, again, hindi naman sinungaling yung 10 eh. Totoo naman yun yung nakita nila eh. Diba? Yung mga nakakausap natin, yung mga kapatiran natin, talagang totoo naman eh. Mabigat talaga yung pinagdadaanan nila. Grabe talaga yung problema nila. Totoo naman po yun, mga kapatid. Kaya lang ang pangako ng Diyos, di ba? Ang pangako ng Diyos, may tagumpay. Ang pangako ng Diyos, may biyaya. Ang pangako ng Diyos, may solusyon. Ang pangako ng Diyos, pagpapala. Kaya sige lang, kahit ano pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang di ba? Huwag kang tatambay dyan. Kaya nga sabi yung problema dadaan, pero, di ba?
Dadaanan natin yan, pero huwag tayo mag-standby doon. Eh, nagpapastak eh. Noong nakaranas ka niya ng ganyang problema, wala na. Diyan ka na lang nag-stay. Parang enjoy na enjoy mo ah. Dadaanan mo yan, lilipas yan. Diba? So napakahalaga po ng courage. Importante ha, binibigyan pansin po natin ito. Sa usapan ng pagkiklaim ng promised land, kinakailangan po natin compliance, not complaint. Courage, not cowardice. Mga kapatid, cooperation, not criticism. Diba? Ang ibig sabihin, kung gusto natin talagang ma-enjoy yung promised land, ang dapat, makiisa po tayo. Diba? Hindi po yung, wala na tayong ginawa, pintas dito, pintas doon. Eh kung Ilocano ka, okay yan. Napintas sa Balasang ba yun? Tama ba yan? Tama, napintas. Oh. Ayan o, mga napintas. Mga napintas. Mga members dito, mga napintas, tama? Pero ayoko nung mapintas. Amen? Hindi nakakatulong eh. Diba? Nakakaranas tayo ng ganun. Minsan kaya mahirap makausap ng project. Dito kaya ako blessed na blessed eh. Hindi nyo nararamdaman matatapos na yung itaas eh. Alam nyo kung bakit matatapos yung itaas? Wala kasing baby shark. Wala kasing mommy shark. Wala kasing daddy shark. Walang ganun eh. Yung iba nga oh, pa isa-isang libo, nagsishare para doon sa... Sipin mo kung nagsishare ka ng pa isa-isang libo, without you knowing, natatapos na, mga kapatid. Natatapos na. Alam nyo kung bakit nai-accomplish yan? Nagsimula tayong mag-campaign, December. Sinimula ng maayos po yung ating construction sa itaas, January. Mga kapatid, Mayo, matatapos na, mga kapatid. Matatapos na. Bakit? Siguro dahil wala lang ako. Wala akong naririnig na. Bakit? Si Bishop ba, hindi niya alam? Di ba niya alam ng hirap-hirap ng mga pinanggalingan natin? Di ba niya alam na katatapos lang ng pandemic? Di ba niya alam na hindi naman mayayaman ang miyembro nito? Hindi ba niya alam? Eh kung may mga ganon, mahirapan tayo eh. Nakakatuwa mga kapatid. Ganon-ganon lang matatapos na yon. Alam niyo kung bakit? Because of the cooperative spirit of the members of the church. Ang laki-laking tulong eh. Ito si Caleb, ito si Joshua. Ang sabi, huwag tayong mag-rebuild eh. Huwag tayong magkaroon ng negatibong isip. Napakaganda ng lupain pag natuwa ang Panginoon sa atin. E paano matutuwa ang Panginoon kung reklamo ka ng reklamo? Kung puro ka pintas. Yung lagi na lang may masasabi ka. By the way, kung ang church na ito hahanapan ng kapintasan, ay hindi kayo mahirapan, marami. Simulan nyo sa pastor, ang dami nyong maipipintas. Kasi kung ano yung hinahanap mo, yun ang makikita mo. Tama? Pero subukan nyong hanapin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Tingnan nyo kung hindi kayo mapapraise the Lord. Amen? Amen? Glory to God. Amen? Amen. Titiyakin ko sa inyo yan. Pag ang hinanap nyo po ay ang kabutihan ng Panginoon, titiyakin ko sa inyo, hindi kayo mahihirapan dahil kahit saan kayo lumingon, nandoon ang kapahayagan ng kabutihan ng Panginoon. Tumingala ka, nandyan ang kabutihan ng Panginoon. Magtitigan kayong mag-asawa. Titigan lang ha? Magtitigan kayong mag-asawa. Makikita nyo ang kabutihan ng Panginoon. Paano yan? Paano makikita ang kabutihan ng Panginoon? Eh, ganito kami, ganito kami. O, isipin nyo po, kung di pa mabuti ang Panginoon, ganito na kayo ng ganito kayo, handyan pa rin kayo? Nako, Pastor, kung alam mo lang, boxing kami araw-araw. Isipin nyo po. Boxing na pala kayo araw-araw, buhay ka pa. Mga kapatid, sa reality of life, yung mga negative experiences, kasama yan eh. Pero, ba't mo sinasabing mabuti ang Panginoon? Mabuti ba itong wala na kaming ginawa kundi mag-away? Isipin nyo po yan. Yung iba isang araw lang mag-away, bagsak na, tumba na yung isa. Kayo pala araw-araw nag-aaway. Buhay na buhay pa. Pag tinaas kamay, nakakataas pa, di ba? Di ba ganyan na boxing eh. Pagka tinaas ang kamay at, di ba? Malimbawa, ganyan. Tinaas na ganyan.
Oh, ayo, yan, nakataas pa, pwede pa to. Pero pagka ginanya mo yan, at bumagsak na yan, ibig sabihin, itataas na, and the winner is, di ba? Ganun ang gagawin natin. Hmm. Mga kapatid, yung mga karanasan natin sa buhay, hindi laging positibo ang nararanasan. Pero pwedeng maging positibo ang pagtanaw. Pagka nagkaroon ng problema, Lord, alam ko kaya mo pinayagang maranasan ko ito, kailangan ko ito para sa aking promised land. Amen? Kailangan ko ito para sa blessing na inianda mo sa akin. Kasi ang nakakalungkot, pagka dumating ka doon sa punto na pinagpala ka na hindi ka handa, hindi ka nakakasa, hindi ka nasanay, hindi mo rin ma-enjoy. Diba? Alam niyo po, kung bakit na-enjoy ko po ang masarap na pagkain ngayon. Kasi naranasan po namin ng worker na mapalad ng makakain kami ng bola-bola. Ano ba tawag doon? Meatballs. Special namin yun. Meatballs. Yung pong mga giniling na talagang ginanya ng kapwa mo worker. Ano ho? Tapos nung pinilog po yan, ipiprito. Opo, ang masarap po sunugin para talaga yung pagkakamasa ng kapwa worker na ganyan. E minsan nga sa gutom namin, minamasa pa lang nung kapwa namin worker. Gusto namin, prito na pati kamay nung worker. Dahil pag nakakain kami nung ganun, masayang-masaya na kami nun. Huwag lang papatungan ng okra yung kanin ko, di ba? Oh. At least dito yung mga manggagawa, oh, si Ate Miriam ang nagmamasa ng kung ano man yung... So ang gusto ko pong i-point out, sa life natin, meron ding mga experiences na magmo-mold sa atin, magre-ready sa atin para ma-enjoy natin. Mm. Kung di ka nakaranas ng walang sasakyan, ma-appreciate mo ba yung meron kang magandang sasakyan? Diba? Kung hindi po tayo yung katulad nung dati, pagkahu bago ka makakain ng masarap, eh ngayon mga kapatid, nai-enjoy mo kasi naiintindihan mo ibig sabihin ng kumakain ka ng masarap ngayon kasi naranasan mo na kumakain ka ng hindi masarap. Tingnan nyo tango ni Jen Lee. Kasi puro masasarap na kinakain dito ngayon. Hmm. Ang kagandahan, nagbibigay naman. Amen? Hindi ba na-enjoy natin yung buhay na pinagpala dahil naiintindihan natin ang buhay na wala? Yung mga bata ngayon, pasalamat kayo sa Panginoon. Kayo, kahit papano, inabutan nyo pa nung time na struggling kayo, di ba? Yung hirap na hirap, pero pumupunta kayo sa church, di ba? Lakad dito, lakad doon, akyat sa, ano ba tawag doon? Sa, overpass? O pass over? Ano po yung, footbridge? Ano ba tawag doon? Footbridge. Oh, yun ang tawag doon, ha? Okay? Naranasan nyo yan. Aatin kayo, di ba? Bababa kayo doon sa ano, tapos aakit kayo doon, tatawid kayo. Lahat ng yun. Pero ngayon, no? Di ba? Pati kwati-kwatro ka ba habang nagdadrive si Harvey? Di ba? Saan kayo galing? Cavite? Di ba? Sa tipo nila Ate Lita, kaya nilang mag-commute patungo rito. In fact, one Sunday, nakasama natin yan. Wednesday, prayer meeting. Di ba? So, bumiyahe yan. Kaya niya yun eh. Kaya enjoy na enjoy niya yung buhay na pinagpala sila at binigyan sila ng Panginoon. Alam mo yung katayuan nung wala ka pang trabaho noon, di ba? Hmm. Ngayon, meron ka ba na i-post ngayon na hindi ako nag-comment? Hindi ko makontain ang sarili ko na why? Kasi nakita ko how God bless your life. I miss you. And I'm very happy to see you. Ang layo ng pinanggalingan nila, Cavite. Mga kapatid, mga minamahal, ang gusto ko pong sabihin, kung katulad nung 10 spies, na dahil may mga negatibo kang nakita, gagamitin mong dahilan yon para hindi pupuntahan at hindi ka sumunod sa direksyon ng Panginoon, kundi mag-complain, mamintas ng mamintas, ano mararating mo? Ay, pagpapastaro mo yan, living water? Naku! Para kang kumuha ng batong ipinukpok sa ulo mo. Na-realize ko, mukhang oo nga, no? Actually po, mga kapatid,
Nakita ko po na ngayon, dahil tayo po'y sumunod, dahil tayo hindi nabuhay sa complaint, mga kapatid, bukod sa nag-e-enjoy tayo, tingnan nyo po ang Leaping Water kung saan na nakarating ngayon. Amen. Di ba blessing? Amen. Ang kailangan lang po natin, mga katid, cooperation. Amen. Sabi po nung bisita ko po kahapon, kasi pagkagaling po namin sa Davao, medyo na-delay pa nga po yung flight namin, nung kinaumagahan po, meron pong darating na bisita sa amin. Naaga pa doon sa talagang usapan naming dating. Pero alam niyo po, mga kapatid, habang nagpe-fellowship kami, sabi niya, Bishop, buti po sa Leaping Water, ang tagal niyo dyan. Alam kaya nilang iiwanan mo rin sila? Yun ang tanong niya sa amin. Kasi alam niya na nag-church plant ako. Sabi ko, ang kagandahan kasi, sa pagpunta ko sa Leaping Water, malinaw na sa kanila na ang buhay ko, evangelist. Dahil sa tanggap nilang ganito ang buhay ko, palagay ko, hanggang pagbabalik ng Panginoon, magkakasama kami. Why? Kasi nakikiisa kayo eh. Eh kung gagawin yung butas sa akin at pipintasan niyo ako ng pipintasan, ano pa naman yung pastor natin? Mas madalas pa sa wala kaysa nandirito? Eh ang tanong, pag wala ako, nasaan ba ako? Alam ko, mas mabigat yung trabaho eh. Kasi pag dito lang, alam niyo, pinakamasayang kalagayan namin, yung pagkagaling dito, uwi ka na sa bahay. Opo, at kung may engagement man kami, gusto namin doon lang kila Pastor Caloy Darlucio para ilang minuto lang nasa amin na kami. Physically speaking, mas okay yung ganun eh, yung nandito lang. And in fact, didiretsyahin ko po kayo, kung malungkot kayo pag wala ko dito, mga kapatid, sa totoo lang, yung pong idea, di ba pag nandito ako, parang ayoko nang umuwi eh. Yung isa nga dyan, ginabi pa, tinawagan ako ng anak eh. Diba? Dahil na-enjoy natin yung fellowship eh. Oh, itong sila, Brother Carlo, bagong nakakasama natin. Hindi ba pwede lang sabihin, si Bishop, Bible study kami nung mga unang gabi lang, mga tuwing every, kasi every Tuesday night, Bible study ko po yung pamilya nila, kasama si Nanay Belia, yung, I mean, di Baltasar at Gonzales family. Eh, dumating po doon sa time, na ito na, bumalik na tayo doon sa norm ng ating pong so, talagang gulpe-gulpe na poko. So, alam nyo, yung understanding nila, nakatulong. Para hindi ako mahirapan sa damdamin. Diba? Alam ko, namimiss nyo ako eh. Diba, namimiss nyo ako? Namimiss nila ako eh. Tawa siya. Doble na namimiss ko sila. Pero sa reality ng buhay natin sa ministry, hindi po pwedeng ganun. Kaya salamat kila PN, ano, Pinolan, di ba? Yung nagba-Bible study sa inyo. Kasi ganun tayo. Tulungan, mga kapatid. Tulungan, hindi siraan. Kaya mga kapatid, isipin nyo po kung sa church, siraan tayo. Siraan. Pag nakadikit mo isa, oy, alam mo yan? Nako, kung alam mo lang yan. Di ba? Pag nakadikit mo naman yung isa, hoy, alam mo yan? Ang dami mo alam ah. Hindi, ayoko na sabihing Marites eh. Kasi kawawa naman si Marites. Wala naman siya kasalanan. Sinira ang pangalan eh. Di ba? Yung Mare, ano latest? Di ba mga gano'n? Sinira ang pangalan eh. Kaya sanayin po natin na tayo po tulungan sa gawain. Yes, tulungan po yung service natin. Bakit mo nagagawa yan? Paano nangyayari yan? Napadalas kang wala. Lumalago naman yung gawain ng Leaping Water. Bakit? Eh, yun nga ako, susi. Yung wala ako lagi. Para lumago. Alam nyo ang dahilan? May mga gumaganap. May mga nakikipagtulungan. Yung afternoon natin, ng Sunday, naku, punong-puno rin po tayo. Ang dahilan, may mga tumatrabaho, may mga gumaganap. Kaya sa usapang ministeryo, dapat to, pansinin nyo po, meron tayong nasa audio. Amen. Diba? Meron tayong nasa, yung mga, ano ba tawag dyan? Social media team, ano? Social media team ba tawag dyan? Multimedia. Ah, multimedia pala, oo. Kasi lagi nasa social media to eh. Multimedia team. Bawat isa sa atin, cooperation, not criticism.
Baka mamaya ang galing-galing mo magpintas, ni minsan hindi ka nakasama. Baka mamaya pa na yung pintas mo, matatapos ba yan? Paano matatapos yan? Eh ganito, ganito, ganito. Eh pero ni minsan pala, hindi ka naman nag-commitment lang kahit na. Walang mararating ang gawain sa pintas ng pintas. Pero sa mga marunong makiisa, mga kapatid, yung pong mga kasamahan po ni Caleb at yung kasamahan po ni Joshua, talagang sumunod lang sa kanila, nakiisa po sa kanila. Naku, pag inaral nyo po, sila ang nakapasok doon sa Promised Land. Mga kapatid, ang makakaentrada sa blessing at ang mag-e-enjoy ng blessing ay yung marunong makiisa at hindi yung gustong mag-isa. Hindi yung nang-iisa. Amen? So kaya, importante po, cooperation, not criticism. And then, confidence, not changing. Diba? Ibig sabihin po, kung gusto nating ma-enjoy yung blessing, tiwala! Hindi yung pabago-bago, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, gawin nating Revival Sunday ito, sapagkat sa katotohanan lang, may mga nagpasimula na all out sa Panginoon, ngayon, out na sa Panginoon. Yung mga dating napaka-eager, enthusiastic, talagang laging, ngayon nalalamig na. Sabi ko po, kung meron akong masasabi nating pride bilang tagapanguna, natutuwa po ako, nag-pandemic, hindi pa natatapos, pero kiniklaim natin, matatapos na yung pandemic na yan. Pero alam nyo mga kapatid, hindi natin naramdaman na ang church na ito bumulusok. Amen? Ang ibig ko pong sabihin, nung time po nung pandemic, mga kapatid, to God be the glory. Pero hindi lang living water ang gumanyan eh. Marami pa pong naapektuhan eh. Marami pa pong napagpala. Maraming nagbenepisyo. Amen? A lot of members from different churches and a lot of pastors, they are very grateful. And you know what? Every time na ako umaalis, pupunta ako sa isang church, yung pastor mismo nagpapasalamat. Thank you sa ministry ng Living Water ha. Thank you sa... Eh, nilalagay ko lagi doon eh. Pagka nagpo-post ako, thanks, prayer, warriors. Amen? Diba? Yun ang nilalagay ko eh. Mga kapatid, pandemic noon, may virus noon, nag-online tayo, nag-live streaming tayo, ginamit ng Panginoon yung potensyal ng mga miyembro natin. Kung titingnan nyo po kung paano nag-evolve ang ating pong multimedia ministry, yung live streaming po natin, mga kapatid, makikita nyo yan eh. Kung babalik-balikan nyo po, nakita ko noon, kala nila, in-check kami. Dahil meron pa po ako sa likod nung... Di ba? Natatawa si Ate Lita kasi nakikita niya lagi yun eh. Di ba? Para akong nasa China dahil kung ano-ano yan. Tapos, buhat ng halaman para maganda. May halaman yung dating. Hindi pa pantay dahil kami lang nag-aayos noon. Di ba? Pero alam niyo po, ngayon, hindi lang tayo. May mga ilang churches pa. Si Pastor Joseph Guzman, very thankful po yan. At ang galing ng kanilang ano po, di ba? Nung live streaming po nila. At yung ilan pang mga churches. Ang ibig ko pong sabihin, pag may cooperation, blessing mga kapatid. At kung pagtitiwalaan natin ang Panginoon, matitiya ko sa inyo, ma-enjoy natin ang Promised Land. So if you really want to enjoy the Promised Land sa buhay mo, you better trust the Lord. Pagtiwalaan mo siya, huwag kang darating dun sa punto na magbabago ka kung paano ka nagsimula, kung paano ka excited, kung gaano ka enthusiastic, kung gaano ka eager sa buhay mo sa Panginoon noon. Dapat kung magbabago man yan, pataas. Kung magbabago man yan, pasulong sa Promised Land. Hindi yung kaisipang atras na tayo, talikod na tayo. Kaya doon sa mga ilan, sa kapatiran po natin, na medyo hindi man halata, pero parang nasasanay na kayong hindi umaattend, medyo paalala lang. Lugi ka doon. Diba? Tatagal ang lakbay. Tatagal ang dating ng blessing. Nakapatid? Mahalagang mapansin nyo po, sa aral, ilang araw lang mararating nila ang Promised Land. Deep thinker, ilang araw? 40 days. Diba? 11 to 40 days. Diba? Kung mga bikers ang pupunta roon. Nasa gatong araw lang. Pero pinansin nyo ba? Yung 40 days na bibiyahihin nila para i-claim yung blessing at yung Promised Land, ilang araw? Hindi, araw. Gusto ko bilangin nyo sa araw.
40 times 365 sa atin. Kayo kumuwenta kasi ako nagpastor ako dahil hindi nga ako marunong kumuwenta. So imagine mga kapatid, 40 years. 'Di ba? 40 days. Sana pa kung 40 months man lang, medyo merong konting, pero 40 years, yung dapat 40 days, makinig kayo. Ito mensahe. Maraming pagkakataon sa buhay nyo, maraming ini-enjoy nyo na dapat ngayon. Pero dahil nga po, imbis na maging confidente tayo, pabago, ah, di ba? Pabago-bago yung ating pong isip. Bibigay kaya ni Lord, di ba? Siguro hindi naman. Ang tagal ko nang hinihintay, di ba? Mga ganun po eh. Yung imbis na makiisa, oh, makipagtulungan na lang tayo, pintas ka ng pintas. Yung imbis na magpakatapang, lakasan ng loob dahil Panginoon ang kasama natin, laging put. Laging tingin ko, hindi na tayo makakabago. Tingin ko, hindi na ako makakalagpas. Tingin ko, wala nang solusyon to problema ko. Tingin, kung sa tingin mo, mabuhay ka na ngayon, sa pananampalataya, huwag sa tingin. Yes. Diba? Minsan kasi, dahil si misis, nakuha mo sa tingin. Kasi ganyan ang buhay, diba? Nung naliligaw, nakuha mo sa tingin si misis. Nung mag-asawa na kayo, ikaw na lagi ang nakukuha sa tingin ni misis, diba? Tingin lang ni Mrs. Tiklop ka na eh. Oo. Hindi naman, di ba? Totoo yan, Chef. Mga kapatid, isang bagay na dapat maging paalala sa inyo. Huwag nyo nang hintayin yung 40 years. Huwag na kayong mag-aksaya ng maraming panahon kung pwede nyo namang nakiklaim na ang blessing ng Panginoon. Di ba? Kailan kayo nag-renovate ng bahay sa... sa lugar po ninyo, sa Tuwaw. Di ba? Tuwaw-tuwaw kayo noon eh, nung nai... Sobrang tuwaw niya nung nai-renovate yung bahay nila. Alam niyo kung bakit? Pandemic noon eh. Di ba? Kailan natapos Don Nelson yung building? Nasa anong kalagayan kayo ng Don Nelson? Yung nakatikwatro ka ba at lagi ka nagbibilang? Pandemic yun nung naitayo eh. Diba? At marami pa sa atin. Pandemic nung ipinaranas ng Panginoon sa atin. Ang gustong i-point out ng Panginoon, maputo ka lang na sumunod, magpakatapang ka lang, makiisa ka lang, at magtiwala ka lang. Kaya ng Diyos na ibigay sa iyo ang promised land. Kaya alamin natin yung susi. Paano natin ma-enjoy? Diba? Keys to conquer and to claim the promised land. Ang ibig sabihin lang ng message natin, mga susi, kung paano natin i-conquer at i-claim ang blessing na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang kapatid, yan ang gusto ng Diyos. Pagpalain tayo. Amen. Diba? Pag mag-iisip ka, nung kausap ako ni SPO2, diba? SPO2. Sabi niya, Bishop, pag-pray mo ako ha. Kasi kukunin na namin yung, ano kukunin nyo? Mga kapatid, pinagpala. Di ba? Pero alam nyo, ang pinakamataas na antas ng pagpapala, yung buo ang pamilya nyo, yung masaya kayo, nagyayakapan kayo through thick and thin, talagang matibay kayo dahil nandiyan ang Panginoon, nakasama nyo. Mga kapatid, yun po ang pinakamahalaga. Yun po ang pinakamasaya. Kaya ngayong sandaling ito, isipin nyo po, sabi ko, familiar tong passage na ito. Nagamit ko na nga nung kailan lang eh. Dahil pinrinse ko sa inyo yung spirit na taglay po ni Caleb. Diba? Remember that message? Nag-message pa kayo sa akin kung anong impact nito na kahit ang labo ng mata nyo, umatin na rin kayo dahil sobrang nag-minister sa inyo yung message. Good attitude. Mga kapatid, mga minamahal, sa church na ito, I can say na kaya na-enjoy natin ang blessing. Kaya na-enjoy natin ang promised land dahil sa mga members na handang laging mag-comply. Dahil sa members na napaka-cooperative. Talagang yung courage nila nandoon. Yung confidence, tiwala sa Diyos nandoon. Kaya yun yung mga paalala ha. Compliance, not complaint. Amen? Ha? Courage, not cowardice. Cooperation, not criticism. Okay? Or criticizing or whatever. And then, my opinion, confidence, not changing. Yung idea ko po, yung pabago-bago ng isip, paiba-iba,
Mga kapatid, kung nagtiwala ka sa Diyos kahapon, kaya mo rin siyang pagtiwalaan ngayon. Kung gumawa ang Panginoon ng mahimalang gawa kahapon, kayang gumawa ng Diyos. Hindi ka dapat magbago sa tiwala mo sa Diyos. Tumayo po tayong lahat. Bukas po ang altar, mga kapatid. Bukod sa ating pong mga first-time visitors, na meron pong mga counselor na makikipag-usap sa inyo to share the message of salvation, ngayong sandaling ito, if the Lord talked to you, if the Lord touched your heart, if the message, if the Holy Spirit is convicting you, hindi naman natin may kakaila, mga kapatid, na marami na rin tayong nai-enjoy na blessing. Ako po, may mga pagkakataon sa buhay ko. Kasi sa totoo lang, yung mga material blessing, hindi natin may kukumpara yan eh, sa tindi ng spiritual blessing. Alam natin, may mga kapatiran po tayo, materially bine-bless naman talaga ng Panginoon, pero walang alternative sa spiritual blessing. Kasama po ang material blessing sa pagpapala ng Panginoon. Yung kasaganaan na ibinibigay ng Panginoon. Ngayong sandaling ito, napakaganda po na yung paalala ng salita ng Diyos. Pagka ikaw ay hindi na be-bless, walang ibang may kasalanan, ikaw din. Kapag ka may mga pagkakataong parang ang tagal na ma-enjoy mo ang pagpapala ng Diyos, walang ibang dahilan, ikaw din. Kasi kung Diyos ang pag-uusapan, disenyo ng Panginoon yan, desire ng Panginoon yan for you to be blessed. You just need to learn how to comply, to be courageous, to be confident, be cooperative. Huwag kang papalag sa Diyos, huwag kang lilihin sa Diyos, huwag mong ipilit ang sarili mong gusto, huwag kang dinipende sa nakikita. Ang iyong gawin, alamin ang kalooban ng Panginoon, sundin ang kalooban ng Panginoon, magpakatapang na ganapin ang kalooban ng Panginoon, mag-isa tayo sa paggawa ng Panginoon, at magtiwala tayong lubos sa Panginoon. The reason why I'm very confident in preaching this message, because I for one can say na talagang totoo ito sa nangyari at nangyayari sa buhay namin. May mga pagkakataon na ikaw mismo ang pinagpapala ng Diyos, hindi ka makapaniwala. Diba? Maraming pagkakataon di tayo makapaniwala. Kasi alam natin, in reality, hindi natin deserve. Sumunod lang tayo. Ginawa lang natin ang kalooban niya. At ang resulta, promised land, mga kapatid. Kaya kung sakaling tayo po ay nakastock sa wilderness ngayon, ang message na ito ay maging dahilan nawa para umabanti tayong muli. Tuloy tayo sa lakbay to promised land. Doon po tayo sa mga spiritong katulad ni Caleb na talagang palalakasin ang loob mo. Ang ganda ng lupang pangako, nandun ang blessing ng Panginoon. Doon tayo sumentro, hindi doon sa hahatak sa atin palayo. Sige po, pray tayo sa Panginoon. Let us thank the Lord. O aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na kayo buti mo sa amin. Lord, thank you for talking to us this morning. Thank you for this message, O God. A very clear reminder na kami po'y dapat sumunod sa iyong kalooban. Huwag mabuhay sa takot, sa pag-aalinlangan. Huwag mabuhay sa pamimintas at paninira ng kapwa. Huwag mabuhay sa pagsasarili, kundi mabuhay na may pagsunod, na may kalakasan ng loob, nang may tapang na galing sa iyo, na may pakikisa at may lubos na pagtitiwala. Bless your people, O Lord, I pray. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat pamilya sa church na ito, sa bawat individual sa church na ito.
I-bless mo po even the works of our hands, O God. May you bless our family, O Lord. May you continue to help us na kami po ay makasurvive at ma-enjoy po namin ang promised land para po sa amin. Salamat po, Ama. Salamat po. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang malakas na impact ng mensaheng ito sa buhay ng bawat isa. Bless them, O Lord, I pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, please. Balik na po tayo sa ating mga upuan. God is really great. Amen. Napakabuti po ng Panginoon and thank you very much. Nakaka-overwhelm. Pulpak po tayo ngayon. At tuloy-tuloy lang po. Kaya ko po sinabi po yan. In fact, just for you to know, wala pa rin po ako dapat ngayon. Ngayong umagang ito. Dahil may engagement po ako. Pero kapag ka ang leading ng Panginoon sa akin, medyo magbigay pansin. Kasi nanonotice ko po, na maganda po yun, dumadami tayo pag Sunday afternoon. Pero hindi po magandang practice yun. Maganda po na ang Sunday, Lord's Day, hanggat kaya natin, buo dapat ang linggo natin para sa Panginoon. So ngayon po, anniversary ng Blessed Oak Baptist Church. Ano po? Ito po yung church na akin pong pinagbulan. Ito yung church na akin pinanggalingan. So kaya sabi ko, Lord, kahit na sabihin natin ginaganap ko ang kalooban mo, ang gusto ko pa rin yung sensitivity, and I believe tama po ito, kalooban ng Diyos na magkasama-sama tayo ngayong umaga, kalooban ng Diyos na marinig natin ang mensaheng ito. Amen. So kaya sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahalang gumawa sa service natin. Diba, yung iba pagka po magkakandak ng mga gawain ganito, napakatagal na preparasyon, eh, yung po ang naramdaman ko, it seems that our church, kailangan po natin ng revival at masasabi ko pong ginawa ng Panginoon ito. Amen? Amen. So, na-bless po ba kayo mga kapatid? Amen. So, thank you so much at awit po tayo. Awitin natin yung How Great Thou Art uli. Ha? Bago tayo magtapos. Tapos na po yung service natin. Let us just express our heart to God. And let us recognize the greatness, diba, ng ating Panginoon sa buhay po natin. Sige po, everybody, ha? Let us sing Awang Estansa. Talaga po bang naniniwala tayo na dakila ang ating Panginoon? Sige po, let us give our all, let us give our best in singing verse number 2. When to the how great thou art, God bless you all. Ingat po kayo sa pag-uwi. Mamaya po, alas 2 po ang service natin sa mga bisita po natin. Thank you so much. Members, I love you all in the Lord. God bless.